Sa video na ito ay pag-aaralan ang multimedia, mga salitang ginagamit sa impormal na komunikasyon. Mga layunin, nabibigyang kahulugan ang mga linggo o termino na ginagamit sa mundo ng multimedia, na iuulat ng maayos at mabisa ang nalikom na dato sa pananaliksik. Nagagamit ang iba't ibang estratehiya sa pangangalap ng mga ideya sa pagsulat ng balita, komentaryo at iba pa. Nagagamit sa iba't ibang sitwasyon ang mga salitang ginagamit sa impormal na komunikasyon, balbal, kolokyal at banyaga. Ano ang multimedia? Ang multimedia ay ang paggamit ng iba't ibang paraan para makapagdala ng impormasyon sa ibang tao. Pwedeng ito ay digital, gaya ng audio, video, animation at mga interactive. At sa paraan naman na nakaprint tulad ng mga popular na babasahin, halimbawa nito ay ang tabloid, comics at magazine. Ano ang mga salitang ginagamit sa impormal na komunikasyon? Una ay ang balbal. Sa salitang Ingles ay slang. Tinatawag din itong salitang kanto o salitang kalye. Mga halimbawang salita. Pangalawa ay ang kolokyal. Ito ay ang pakikipagtalastasan na ginagamit sa pang-araw-araw. Mga halimbawang salita. Pangatlo ay ang banyaga. Ito ay mga salitang mula sa ibang bansa. Karamihan sa mga ito ay pangalang tiyak, wika, technical, pang-agham, simbolong pang-matematika, o mga salitang banyagang walang salin sa wikang Filipino. Mga halimbawang salita. Ano naman ang iba't ibang estratehiya ng pangangalap ng mga datos o impormasyon sa pagsulat? Una ay ang pagbabasa. Ito ay mabisang ginagamit sa pagpapalawak ng isang paksang isusulat. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagkonsulta sa mga aklat at iba pang materyales na matatagpuan sa aklatan o internet. Pangalawa ay pakikipanayam. Magagawa ito sa pamamagitan ng pakikipagtalastasan sa mga taong malaki ang karanasan o awtoridad sa paksang inihahanap ng mga impormasyon. Pangatlo ay pagtatanong. Sinasagot sa pamamagitan ng mga tanong ang isang tiyak na paksang nais isulat. Pang-apat ay obserbasyon. Isang paraan ng pangangalap ng impormasyon sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga bagay-bagay, tao, o pangkat at pangyayari. Panlima ay brainstorming. Mabisa itong magagamit sa pangangalap ng opinyon at katwiran ng ibang tao hinggil sa isang paksa. Pang-anim ay pagsusurvey. Ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng pagpapasagot ng questionnaire sa isang grupo ng mga respondent. Pampito ay immersion. Ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng sadyang paglalagay sa sarili sa isang karanasan o pakikisalamuha sa isang grupo ng tao. Pangwalo ay pag-eeksperimento. Sa paraang ito, sinusubukan ng isang bagay bago sumulat ng akda. Madalas na ginagamit sa pagsulat ng mga sulating siyentipiko. Sa video na ito ay pag-aaralan ng pagpapahayag ng katotohanan, opinyon, kinuha, at personal na interpretasyon. Mga layunin, na pag-iiba-iba ang katotohanan sa hinuha, opinyon, at personal na interpretasyon ng kausap. Naiisa-isa ang mga positibo at negatibong pahayag. Naiugnay ang balitang napanood sa balitang napakinggan.
Sa pagbibigay ng konsepto o pananaw ay maaaring banggitin o magpahayag batay sa sariling damdamin, paniniwala, ideya, kaisipan o karanasan maging ng ibang tao. Ano ang ibig sabihin ng katotohanan? Ito ay isang pahayag na nagsasaad ng ideya o pangyayari na patunayan at tanggap ng lahat. Hindi ito nagbabago, maaaring patunayan ang pagkamakatotohanan nito sa ibang sanggunian tulad ng mga babasahin at mga taong nakasaksi nito. Ano ang ibig sabihin ng ihinuha? Ito ay batay sa mga hudyat, bakas, palatandaan, ebidensya o implikasyong ipinakikita sa isang kwento, akda o pangyayari. Ano naman ang ibig sabihin ng opinyon? Ito ay pananaw ng isang tao o grupo ng mga tao na maaaring totoo o pwedeng pasubalian ng iba. Batay lang ito sa kanilang obserbasyon at eksperimento. Ano ang ibig sabihin ng personal na interpretasyon? Tumutukoy ito sa sariling pagtingin o pananaw matapos niyang basahin, makita o masaksihan ng isang bagay o pangyayari. Sa video na ito ay pag-aaralan ang pagpapahayag ng konsepto at pananaw gamit ang radio broadcasting. Mga layunin, nabibigyang kahulugan ang mga salitang ginagamit sa radio broadcasting. Naisusulat ng wasto ang isang dokumentaryong panradyo. Nagigamit ang mga angkop na ekspresyon sa pagpapahayag ng konsepto ng pananaw. Script ang taguri sa manuskripto ng isang audiovisual material na ginagamit sa broadcasting. Ginagamit ito sa produksyon ng programa. Ito ay naglalaman ng mga mensahe ng programang dapat ipabatid sa mga tagaganap, direktor, tagaayos ng musika o musical scorer, editor, at mga technician. Sa broadcasting, ang nilalaman ng komunikasyon na gagamitin sa media tulad ng radyo ay ilalagay muna sa script. Bilang script, ito ay ginagamit muna ng print medium. Ang script ay isang transition lamang sa pakikipagkomunikasyon sa pamamagitan ng radyo. At ang script na panradyo ay batay sa tunog. Narito ang mga tuntunin sa pagsulat ng panradyong script. Una, gumagamit ng maliliit na titik sa pagsulat ng diyalogo. Pangalawa, isulat sa malalaking titik ang musika, epektong pantunog, at mga emosyonal na ekspresyonal na reaksyon ng mga tauhan.
ng tutuldok o kolon pagkatapos isulat ng pangalan ng tauhang magsasalita o pagkatapos isulat ng sound effects o music. Panglabing isa, sa panibagong pahina ng script, umpisahan ang paglalagay ng numero sa bawat bilang. Narito naman ang mga terminolohiya na ginagamit sa radio broadcasting. Billboard, pagsisimula ng pagsasahim papawid ng himpilan ng radyo o telebisyon. Copy, script o taguri sa manuskripto ng isang audiovisual material na ginagamit sa broadcasting. Disc jockey, tawag sa personalidad na nag-aanunsyo sa radyo. Headphones, ito ay tinatawag din na headsets o earphones na ginagamit ng radio announcer para mapakinggan ang pagsasahim papawid ng programang panradyo. Acoustics, kalinawan at kalidad ng tunog kung saan napapakinggan ang pagsasahim papawid ng himpilan ng radyo. Copywriter, ito ang tawag sa sumusulat ng script para sa radyo at telebisyon. You, ito ang tawag sa hudyat para sa announcer para magsimula na magsalita bago umere sa radyo. Dead air, ito ang pagkakataong walang naririnig na anumang tunog sa isang programang panradyo habang umiere. Ito ang tinatawag na station ID o pangalan ng himpilan ng radyo. Ad-libbing, ito ang tawag sa pahayag na sinasalita ng announcer pero hindi ito kasama sa script. Microphone, ito ang gamit na nagtatransmit ng sound waves papuntang electrical energy. Band, ito ang tawag sa broadcasting range o wavelengths ng tunog. Bed, ito ang tawag sa mga tunog o musikang nilalapat sa radio broadcasting. Broadcasting, ito ang pagsasahim papawid ng electromagnetic signal sa pamamagitan ng airwaves katulad ng programang pantelebisyon at panradyo. Bumper, ito ang mga pre-recorded voice-over music na ginagamit sa transition ng isang segment papunta sa susunod. Sa video na ito ay pag-aaralan ng paghihinuha, pagsusuri at pagpapahayag ng pananaw. Mga layunin, nanghihinuha ang paksa, layon at tono ng akdang nabasa. Natutukoy ang mga tamang salita sa pagbuo ng isang puzzle na may kaugnayan sa paksa. Nasusuri ang isang programang napanood sa telebisyon ayon sa itinakdang mga pamantayan. Naipapahayag sa lohikal na paraan ng mga pananaw at katwiran. At nagagamit ng wasto ang mga ekspresyong hudyat ng kaugnayang lohikal, dahilan, bunga, paraan, at resulta. Ano ang artikulo? Ang artikulo ay seksyong naglalaman ng mga impormasyon na kalimitan na makikita sa magazine, dyaryo, internet o anumang uri ng publikasyon na nasa anyong prosa o tuluyan. Ano ang mga elemento ng artikulo? Una ay ang paksa ang tawag sa kabuuang nilalaman ng akda. Dito umiikot ang lahat ng kaisipang inihain at tinalakay. Pangalawa ay ang layunin. Ito ay tumutukoy sa kung ano ang nais mangyari ng isang manunulat o author sa kanyang mambabasa. Ito ay maaaring manghikayat, mang-impluensya, mangaral, magtanggol, mangaliw, manlibang, magbigay ng impormasyon, magbahagi ng isang paniniwala o prinsipyo, magturo ng kabutihang asal at iba pa. Ang isang teks ay maaaring may dalawa o higit pang layunin depende sa hangarin ng manunulat. Pangatlo ay ang tono, ang tawag sa saloobin ng may akda sa paksang kanyang isinulat. May mga akda na nagagawang magaan ang paglalahad sa isang seryosong paksa. Ang tono ay maaaring magbiro, mapanudyo, masaya o malungkot, seryoso at satiriko. Isaalang-alang ang mga salitang gagamitin para mapag-ugnay-ugnay ang mga ideya sa loob ng teksto.
May mga konseptong higit na nagiging makahulugan kapag pinag-ugnay o pinagsama. Narito ang mga angkop na ekspresyon sa bawat ugnayang lohikal. Una ay dahilan at bunga o resulta. Ito ay nagpapahayag ng sanhi o dahilan ng isang pangyayari. Isasabi naman ng bunga o kinalabasan ng resulta nito. Pangalawa ay paraan at layunin. Ipinakikita ng relasyong ito kung paano makakamit ang isang layunin o naiisipan sa tulong ng isang paraan. Pangatlo ay ang paraan at resulta. Nagpapakita ang relasyong ito kung paano nakukuha ang resulta. Pang-apat ay ang kondisyon at bunga o kinalabasan. Maihahayag ang relasyong ito sa dalawang paraan. Una, tumbalik o salungat sa katotohanan ng kondisyon. At pangalawa ay hypothetical ang kondisyon. Sa video na ito ay pag-aaralan ng masusing pagre-review ng pelikula. Mga layunin na ilalahad ang sariling bias o pagkiling tungkol sa interes at pananaw na nagsasalita, nasusuri ang napanood na pelikula batay sa paksa o tema, layon, gamit ng mga salita. Ang pelikula ay isang sining at ang kaluluwa ng bayan ay ang sining. Ang bayang walang sining ay walang kaluluwa. Ang pelikula na kilala din bilang sine at binilakang tabing ay isang larangan na sinasakop ang mga gumagalaw na larawan bilang isang anyo ng sining o bilang bahagi ng industriya ng gumagalaw na larawan. Ang letratong pelikula sa kasaysayan, kadalasan tinutukoy ang larangan ito ng akademya bilang ang pag-aaral ng pelikula. Ang mga pelikula ay sining, may ilusyong optical para sa mga manonood. Isang anyo ito na sining at tanyag na anyo ng mga libangan at negosyo. Nililikha ang pelikula sa pamamagitan ng pag-record ng totoong tao at bagay, sa kamera o sa pamamagitan ng cartoon. Ang sumusunod ng mga elemento ay dapat isaalang-alang sa pagsusuri ng pelikula. Una ay ang kwento. Tumutukoy ito sa istorya o sa mga pangyayari kung saan umiikot ang pelikula. Bago o luma ba ang kwento? O napupukaw ba ito ng interes? Pangalawa ay ang tema. Ito ay ang paksa ng pelikula. Ito ang diwa, kaisipan at maituturing na pinakapundasyon sa pagsusuri ng isang pelikula. Napapanahon ba ang paksa o akma ang mga tema sa panahon? Pangatlo ay ang pamagat. Ito ang naghahatid ng pinakamensahe nito. Ito rin ang sisilbing panghatak sa pelikula. Nakakatawag ba ito ng pansin o meron ba itong ipinahihiwatig o simbolo? Pang-apat ay ang tauhan. Ang mga karakter na gumaganap ng iba't ibang katauhan sa pelikula, makatotohanan ba ang mga ito? O angkop ba ang kanilang pagganap? Panlima ang dialogo. Ito ang linyang binabanggit ng mga tauhan sa kwento. Angkop ba sa edad ng target na manonood ng pelikula ang dialogong ginamit? Na isa sa alang-alang ba ang lengguaheng ginamit ng mga tauhan sa kwento? Sa video na ito ay pag-aaralan ng aspektong teknikal ng pelikula. Mga layunin na bibigyan kahulugan ng mga salitang ginagamit sa mundo ng pelikula, na ihahayag ang sariling pananaw tungkol sa mahalagang isyong mahihinuwa sa napanood na pelikula, at nagagamit ng kahusayang grammatikal. Narito ang mga aspektong teknikal na ginagamit sa pelikula. Una ay ang sinematograpiya. Tumutukoy ito sa matapat na paglalarawan sa buhay ng pelikula.
Mahusay ba ang anggulong kinuhanan? Naipakita ba ng camera shot sa mga bagay o kaisipang nais palutangin? O ang lente ba ng camera ay na-adjust para sumunod sa galaw ng artista? Pangalawa, yung editing. Malikhain itong pinagdudugtong-dugtong ang mga eksena at pagpapalit ng eksena. Maayos ba ang pagkaka-edit ng pelikula? O wala bang bahaging parang putol? Pangatlo ay ang paglalapat ng musika o tunog. Nakatutulong ito para palitawin ang damdamin sa mga eksena. Akma ba ang musika at nababagay sa tema at eksenang ipinakikita sa pelikula? Pang-apat ay ang special effects. Ito ay ang pagtulad ng pagkawala, pagliit o paglaki ng bagay, animasyon, paggamit ng mga computer graphics at iba pa. Panlima ay ang disenyong pang-production o production design. Kabilang dito ang makeup at kasuotan ng mga artista, maging ang mga ilaw ay coordinated at akma sa eksena. Narito ang ilan sa mga banta sa pagsulat at ang kanilang gamit.
Sa video na ito ay pag-aaralan ang kampanyang panlipunan. Mga layunin, isusuri ang mga hakbang sa pagbuo ng isang kampanyang panlipunan ayon sa binasang mga impormasyon na ipaliliwanag ang mga salitang angkop na gamitin sa pagbuo ng isang kampanyang panlipunan. Ano ang kampanyang panlipunan? Ang kampanyang panlipunan ay isang instrumento sa pagpapalaganap ng bagong impormasyon o advokasiya ng pamahalaan, pribadong institusyon at iba't ibang samahan o organisasyon. Isa sa hangarin ng kampanyang panlipunan ay magkaroon ng kamulatan ng publiko sa anumang produkto at advokasiya ng iba't ibang organisasyon. Narito ang mga ilang paalala para maging matagumpay ang isang kampanyang panlipunan. Una ay ang pagkakaroon ng malawak na suporta. Kailangan magkaroon ng sistema sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng grupo ng mga eskolar, mambabatas, profesional, media, estudyante, opisyal ng mga komunidad, at iba pang organisasyon. Pangalawa ay ang pagsasagawa ng iba't ibang gawain. Kailangan maiparating sa publiko ang mensaheng kampanya sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, tulad ng paggawa ng poster, postcard, at iba pang kampanya sa media. Pangatlo ay ang kawastuhan at kalinawan ng mensahe. Kailangan maikli, malinaw, at malakas ang dating ng mensahe para mapakilos ang publiko sa advokasiyang ipinaglalaban. Kailangan maging malikain din sa pagpapahayag ng mensahe para makatawag pansin ang kampanyang panlipunan sa publiko. Narito ang ilang hakbang kung paano sisimulan o gagawin ang kampanyang panlipunan. Una ay pagpasyahan muna ang advokasiyang ipaglalaban o ikakampanya. Pangalawa, pagplanuhan kung paano ipapahayag ang mensahe ng kampanya na ipapahatid sa publiko, ang pagbibigay ng impormasyon, epekto nito, at ang panganib na dulot nito sa mga tao. Pangatlo, magsaliksik ng sinabi ng mga eksperto o mga salawikain na magagamit sa pagbibigay ng mensahe. Pangapat, makatutulong ng malaki ang paglalagay ng larawan o simbolo dahil kuminsan, mas malakas ang dating nito sa publiko kaysa paggamit ng mga salita. Pag-aralang mabuti ang disenyo ng kampanyang panlipunan dahil nakakaakit sa mambabasa ang magandang ayos at layout nito. Pang-anim, gumamit ng iba't ibang estratehiya sa pangangampanya tulad ng pamumudmod ng maliliit na polyeto, paggawa ng malaki at makulay na poster, paglikha ng mga flyer at iba pa. Pampito, isaalang-alang ang tamang panahon sa pagsasagawa ng kampanyang panlipunan. Halimbawa, pangangampanya sa pagpapalaganap ng wikang Filipino, tuwing buwan ng Agosto, pangangampanya sa pag-iwas ng sunog, tuwing buwan ng Marso, o pangangampanya sa pagdating ng bagyo, buwan ng Hunyo at Hulyo. Pangwalo ay humingi ng permiso sa may-ari o nangangasiwa ng lugar o pampublikong lugar na pagkakabitan ng poster, babala o paunawa sa kampanyang panlipunan. Pangsyam, umili ng mahusay na tagapagsalita na magbibigay ng mga impormasyon, epekto at sanhi na dulot ng isyong ipinaglalaban kung mangangampanya sa iba't ibang lugar. At panghuli ay makatutulong din ang paggamit ng mga angkop ng mga komunikatibong pahayag sa pagbuo ng social awareness campaign. Sa video na ito ay pag-aaralan ng pagbuo ng social awareness campaign. Mga layunin, nakasusulat ng isang malinaw na social awareness campaign tungkol sa isang paksa na maisasagawa sa tulong ng multimedia. Nagagamit ang angkop ng mga komunikatibong pahayag
Sa video na ito ay pag-aaralan ang kaligiran pangkasaysayan ng Florante at Laura. Mga layunin, nahihinuha ang kahalagahan ng pag-aaral ng Florante at Laura batay sa napakinggang mga pahiwatig sa akda. Natitiyak ang kaligiran pangkasaysayan ng akda sa pamamagitan ng pagtukoy sa kalagayan ng lipunan sa panahong na isulat ito, pagtukoy sa layunin ng pagsulat ng akda, pagsusuri sa epekto ng akda pagkatapos itong isulat. Nailalahad ang damdamin na sa loobin ng mga akda gamit ang wika ng kabataan. Kaligiran pangkasaysayan ng Florante at Laura. Sa panahon ng Espanyol, lumaganap ang awit at korido at isa rito ang Florante at Laura. Ito ay binubuo ng 399 na saknong na may 12 partid. Makikita rito ang pagsasanib ng tula at kasaysayan ng Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol. Ang mga tauhan at tagpuan ay hango sa ibang bansa, ngunit ang gawi, kilos at pangyayari ay himig at tunay na Pilipino. Unang paglimbag ng Florante at Laura. Ang unang edisyon ng Florante at Laura ay nailimbag noong taong 1838 ayon kay Epifanio de los Santos, 50 taong gulang si Balagtas noon. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, natupok ang iba't ibang edisyon nito na isinulat sa wikang Tagalog at Ingles. Sa kabutihang palad, naitago ang mga kopyang nailimbag noong 1870 at 1875 ng aklatang Newbery ng Chicago, Estados Unidos. Ang mga kopya nito ay kabilang sa koleksyong Ayer at nabanggit din sa Biblioteca Filipina ni Pando de Tavera. Layunin ng pagsulat sa Florante at Laura. Naranasan at nasaksihan ni Balagtas ang kapangyarihan at pang-aabuso ng simbahan sa taong bayan noong panahon ng Espanyol. Ito ang nag-udyok sa kanya para maghimagsik na nakapaloob sa tinatawag na apat na himagsik ni Balagtas. Una, himagsik laban sa malupit na pamahalaan. Himagsik laban sa hidwaang pananampalataya sa ilalim ng pamamalakad ng mga Espanyol. Iisa lamang ang turing at kapangyarihan ng simbahan at pamahalaan. Himagsik laban sa maling kaugalian. Tinuligsan ni Balagtas ang mga maling ugali at pakikitungo sa kapwa at mga kahinaan ng pagkakabuklod ng mag-anak. Himagsik laban sa mababang uri ng panitikan. Pinatunayan dito ni Balagtas na siya ay hindi lamang isang makatang bayan kundi isang mahusay at aral na makata at napakalaki ng agwat niya sa kalahatan ng mga manunula. Ang himagsik laban sa hidwaang pananampalataya ay pinalaob ni Balagtas sa kanyang akda para maghimagsik laban sa mga Kastila at patunayan na ang mga tao ay may mali at patunayan na ang mga tao ay mali sa kanilang mga kuro-kuro tungkol sa pananampalataya. Ang ating bansa ay sinakop ng mga Kastila noon. At sa mga panahong iyon, ipinalaganap nila ang relihiyong Kristyanismo sa ating bansa. At sa mga panahong ding iyon, ikinulong ng mga Kastila ang mga Pilipino sa kanilang mga kamay at pinaniwala ang mga Pilipino na ang mga Moro ay kaaway na nagpapahamak sa matao. At pinaniwala nila ang mga Pilipino, estereotipong ang mga Moro ay asal hayop at wala nang maidudulot na mabuti sa mga tao. Dito sa Florante at Laura, ipinakita ni Balag na hindi lahat ng Moro ay asal hayop at may tuturing na kaaway. Tikis niyang sinalungat at pinabulaanan ang palagay na ang mga Moro ay hindi nakakakilala ng Diyos, na ang Moro hindi marunong ng gawang kabanalan, na ang mga Moro ay walang kaluluwa at sumasamba lamang sa mga hayop, na walang batas ng karangalang asal, na laging taksil sa pakikisama at ubod ng palamara sa mga kaaway. Ang mga kasamaang ito ay pinakilala ni Balagtas na hindi lamang sa mga Moro sukat makita sapagkat mayroon din at karaniwan ding gawain ng mga Kristiyano. Ang mga kapwa Kristiyano ay nagkakasiraan din, naglililuhan at nagpapatayang madalas. Isang halimbawa ay ang karakter sa aktang ito na si Aladdin. Si Aladdin ay isang Morong nagmula sa Persia. Siya ay napadpad sa gubat kung saan ang kawawang binata na si Florante na nangangailangan ng tulong at iniligtas niya ito sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang paniniwala. Sa parteng ito ng akda, tinuruan tayo ni Balagtas na kahit magkaiba man ang ating pananampalataya,
isang utos ng langit pa rin ang ating sinusunod. Kung kaya kahit si Aladdin ay isang morot at si Florante naman ay isang Kristiyano, hindi nagdalawang isip si Aladdin na tulungan si Florante. Ipinaalala sa atin ng may akda na kahit magkaiba ang relihiyon o pananampalataya natin, hindi dapat ito maging hadlang para makatulong sa ating kapwang nangangailangan. Ito ay isang gintong leksyon na itinuro sa atin ni Francisco Balagtas na ating dapat alalahanin magpakailanman. Ang Florante at Laura ay nararapat na pag-aralan dahil tumutukoy ito sa maraming aspeto ng pamumuhay sa lipunan. Isang obra maestra ni Francisco Baltasar na kilala din bilang Balagtas. Isinulat niya ito sa loob ng kulungan, punong-puno ng pighati at pag-asa, sinasalamin ng mabuting tula o awit, na ito ay ang tunay na nagaganap sa buhay ng mga Pilipino noon man hanggang ngayon. Sa kalahatan ng Florante at Laura, itinuturing ni Balagtas ang mga iba't ibang mga suliranin sa bansa natin tulad ng laban ng Moro at Kristiyano, ang mga banyaga na nangaabuso sa atin, at ang korupt na gobyerno. Bagamat ito'y nakapaloob sa kasaysayan ng pag-ibig na nababahid ng maraming pagsubok, ang pagmamahalan ina Florante at Laura. Ang Florante at Laura ay mahalaga rin sa pag-unawa sa kasaysayan ng ating sariling bansa. Dahil sa literaturang tulad nito na mulat ng mga Pilipino sa katotohanan, napukaw ang talas ng sining sa tunay na hangarin ng mga banyaga sa kwento ni Florante at Laura. Mga paraan ng pagpapahayag ng emosyon, damdamin. Una, pangungusap na padamdam. Ito ay ang mga pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin o emosyon. Ginagamitan ito ng pandang padamdam. Maiikling sambitla. Ito ay ang sambitlang iisahin o dadalawahing pantig na nagpapahayag ng matinding damdamin. Mga pangungusap na nagsasaad ng tiyak na damdamin o emosyon ng isang tao. Ito ay mga pangungusap na pasalaysay kaya't hindi nagsasaad ng matinding damdamin, pero ito ay nagpapakita ng tiyak na damdamin o emosyon. Mga pangungusap na nagpapahiwatig ng damdamin sa hindi tuwirang paraan. Ito ay mga pangungusap na gumagamit ng matatalinhagang salita sa halip na tuwirang paraan o nagsasaad ng hindi diretsahang damdamin.
Mga layunin, nasusuri ang pangunahing kaisipan ng bawat kabanatang binasa na isusulat sa isang monologo ang mga pansariling damdamin tungkol sa pagkapuot, pagkatakot at iba pang damdamin. Pangunahing kaisipan o ideya. Ang pangunahing kaisipan o ideya ay ang pinakamahalagang kaisipan tungkol sa paksa ng isang teksto. Ito ay tumutukoy sa gustong sabihin at ipaunawa ng sumulat tungkol sa paksa. Karaniwang matatagpuan ito sa unahan o hulihan ng talata o teksto. Para madaling matukoy ang pangunahing kaisipan o ideya ng isang teksto, kinakailangang alamin ang paksa o pinag-uusapan at ang gustong ipaunawa ng sumulat tungkol sa paksa. Ang isang teksto ay binubuo rin ng pansuportang detalye. Ito ay nagbibigay linaw sa pangunahing kaisipan o ideya. Ang pansuportang detalye ay nagtataglay ng mahalagang impormasyon na tumutulong sa mambabasa para maunawaan ang pangunahing kaisipan o ideya ng isang teksto tulad ng pangalan, paglalarawan, lugar, datos at iba pang mahalagang impormasyon na nagbibigay suporta sa pangunahing kaisipan o ideya. Monologo. Ang monologo ay isang uri ng pagsasadulang pampanitikan na ginagampanan ng isang tao. Maaring ito ay pagsasalita tungkol sa kanyang kaisipan na ipinararating sa mga manonood o sa karakter na kanyang ginagampanan. Ito ay pangkaraniwang isinasagawa sa mga panoorang pandrama tulad ng teatro, pelikula, palabas sa eskwelahan at iba pa. Sa pagsulat ng script ng monologo, laging isaalang-alang ang sumusunod. Una ay mahalaga ang autentikong karanasan. Pangalawa, ilarawan ng bawat detalye. At pangatlo, maging matapat sa pagbuo ng pagtatala. Mga layunin na ilalarawan ang tagpuan ng akda batay sa napakinggan, na ilalahad ang mahalagang pangyayari sa aralin. Buod ng Florante at Laura. Ang kwento ng Florante at Laura ay nagsisimula sa isang madilim na gubat sa may dakong labas ng bayang Albania, malapit sa ilog Kositong na ang tubig ay makamandag. Dito, naghihimutok ang nakataling Florante na inusig ng masamang kapalaran. Ang mga gunita niya ay naglalaro sa palagay niya ay nagtaksil na giliw na si Laura sa kanyang nasawing ama at kahabagabang na kalagayan ng bayan niyang mahal. Sa gubat ay nagkataong may naglalakad na isang moro na nagngangalang Aladdin. Narinig niya ang tining ni Florante at dali-dali niya itong tinunton. Dalawang leyon ang handang sumakmal sa lalaking nakatali. Pinatay ni Aladdin ang dalawang mababangis na hayop at kanyang kinalagan at inalagaan si Florante hanggang sa muling lumakas. Ikinuwento ni Florante ang kanyang buhay. Siya ay anak ni na Duke Briseo at Prinsesa Floresca. Muntik na siyang madagit ng buitre at iniligtas siya ng kanyang pinsang si Menalipo na taga Epiro. Sinambilat ng isang palkon ang kwintas niyang diamante. Pinadala siya ng kanyang ama sa Atenas para mag-aral sa ilalim ng gurong si Antenor. Natagpuan niya doon ang kanyang kababayang si Adolfo na kanya ring lihim na kaaway. Iniligtas siya ni Menandro sa mga taga ni Adolfo nang minsang magtanghal sila ng dula sa kanilang paaralan. Tapos ay nakatanggap si Florante ng liham tungkol sa pagkamatay ng sinisinta niyang ina. Pagkabalik niya sa Albania kasama ang matalik na kaibigang si Menandro, pinatay siya ni General Osmalik na kumubkob sa Crotona. Nagkaroon siya ng mga tagumpay sa 17 kahariang hindi pa binyagan matapos niyang iligtas si Laura sa hukbo ni
na umagaw sa Albania nang siya'y nakikipaglaban sa ibang bayan. Natalo din niya ang Turkong hukbo ni Mira Molin at iba pa. Nagwakas ang kanyang pagsasalaysay sa pandarayang ginawa sa kanya ni Adolfo matapos kunin ang trono ng Albania at agawin sa kanya si Laura. Nagpakilala ang Moro na siya si Aladdin, kaaway na mahigpit ng relihiyong Kristiyano at ng bayan ni Florante. Ang kanyang kapalaran ay sinlagim ng kay Florante. Inagaw sa kanya ng kanyang amang si Sultan Ali Adab ang kanyang kasintahang si Florida. Pagkatapos ng pagsasalaysay ay narinig nila ang dalawang tinig na nag-uusap. Tumayo ang dalawang lalaki at nakita nila sina Laura at Florida na nag-uusap. Si Florida ay tumakas sa Persia para hanapin si Aladdin at nang mapagawi siya sa may dakong gubat ay nasumpungan niya si Laura na ibig gahasain ni Adolfo. Pinana niya ito at iniligtas si Laura sa kamay ng sukab. Ikinuwento ni Laura ang paghuhuwad ni Adolfo sa lagdan ng kanyang ama para madakip si Florante. Isinalaysay niya ang pamimilit ni Adolfo sa kanya at pagdadala sa gubat. Sina Florante at Laura ay matagumpay na naghari sa Albania samantalang sina Aladdin at Florida pagkatapos na maging at pagkamatay ni Sultan Ali Adab ay naghari sa Persia. Ang tagpuan ay tumutukoy sa lugar na pinangyarihan ng isang kwento. Ito ay mahalagang elemento para makagawa ng isang epektibong kwento na tiyak na magiging kawili-wili sa mga mambabasa. Halimbawa sa akdang ito, makikita ang pangunahing tauhan na si Florante sa gitna ng isang madilim na gubat at nakatali sa puno ng higuera. Siya'y namimighati sa pagkawala ng kanyang amang si Duke Briseo. Halos mabaliw din siya sa kaiisip sa kanyang minamahal na si Laura na napasa kamay ng anak ni Conde si Leno na si Conde Adolfo. Ang banghay ay tumutukoy sa maayos at malinaw na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa paksa o kaya sa kwento, nakaayos sa mga pasalaysay na pangyayari. Mga bahagi ng banghay. Una ay ang simula. Dito nababanggit ang kilos, paghubog sa tauhan, mga hadlang o suliranin. Pangalawa ay gitna. Naglalaman ng sunod-sunod at magkakaugnay-ugnay ng mga pangyayari. Pangatlo, wakas, nagkakaroon ng kalutasan ng problema o suliranin. Mga elemento ng banghay. Una ay panimulang pangyayari, pinapakilala ang mga tauhan at tagpuan ng isang kwento. Pangalawa, pataas na aksyon. Pinapakita ang pagtaas o pagtindi ng kilos o galaw ng mga tauhan na maaaring humantong sa sukdulan at nahati sa dalawang bahagi na saglit na kasiglahan at tunggalian. Pangatlo ay ang kasukdulan. Pinapakita rito ang matas na bahagi ng kapapanabikan na maaaring dulot ng damdamin o pangyayaring maaksyon sa buhay ng tauhan. Pang-apat, pababang aksyon. Dito makikita ang paunti-unting paglilinaw ng mga pangyayari at hudyat ng pagbaba ng aksyon na nagbibigay daan sa nalalapit na pagtatapos ng kwento. Panlima ay ang wakas at katapusan. Ang kahihinatnan ng mga tauhan ay makikita rito batay sa mga pangyayaring naganap. Ang pagnanais na makumbinsi at mahikayat ang iyong tagapakinig o kausap sa iyong pananaw o paninindigan ay isang hamon. Makatutulong ang paggamit ng wasto at tamang salitang nangihikayat. Ilan sa mga salitang nangihikayat ay gamit ang mga salitang nangihikayat, magagawa natin ang sumusunod. Una, mapapaniwala ang tagapakinig. Pangalawa, mapagtibay ang isang katotohanang pinaniniwalaan. Pangatlo, mapakilos ang tagapakinig o tagabasa. Pang-apat, sumang-ayon sa pananaw tungkol sa isang issue o pangyayari.
Layunin din ng mga salitang nangihikayat na maglahad ng isang opinyon na kailangan mapanindigan at maipagtanggol sa tulong ng mga patnubay at totoong datos para mapaniwala o makumbinsi ang mga mambabasa o tagapakinig. Isa sa pinakamainam na paraan para makapanghikayat at magamit ang mga salitang nangihikayat ay ang talumpati. Ang talumpati ay isang buod na kaisipan o opinyon ng isang tao na ipinababatid sa pamamagitan ng pagsasalita sa entablado para sa mga pangkat ng mga tao. Layunin itong humikayat, tumugon, mangatwiran, magbigay ng kaalaman o impormasyon at maglahad ng isang paniniwala. Ayon naman kay Mangahis et al., masusukas sa sining na ito ang katatasan, husay at dunong ng mana ng lumpati sa paggamit ng wika at katatagan ng kanyang paninindigan. Ang pagtatalumpati ay maituturing na isang uri ng sining. Makikita rito ang katatasan at kahusayan sa panghikayat. Layunin din ito makapagpahayag ng pangangatwiran sa paksang tinatalakay. Iba ito sa ginagawa nating pakikipag-usap at pagpapahayag sa araw-araw at sa iba pang anyo ng panitikan. Ang pagtatalumpati ay pinaghahandaan bago bigkasin sa harap ng madla. Kung kaya't narito ang ilang mga hakbang sa paggawa ng talumpati. Una ay ang pagpili ng paksa. Kailangan saklaw ito ng iyong sariling kaalaman, karanasan at interes. Pangalawa, pagtitipon ng mga materyales. Kung sigurado na sa paksang napili, kailangang humanap ng materyales na gagamitin sa pagsulat ng mga impormasyon sa talumpati. Maaring kumuha ng mga impormasyon sa iyong dating kaalaman, mga karanasan, mga babasahing may kaugnayan sa paksa. Pangatlo, pagbabalakas ng mga ideya. Kailangan nahahati ito sa tatlong bahagi, na panimula, katawan at pangwakas. At pang-apat, paglinang ng mga kaisipan. Kailangan nakapaloob dito ang mahalagang impormasyon na susuporta sa pangunahing kaisipan na inilahad sa iyong balangkas. Ang Florante at Laura ay tinuturing na isang mahalagang hiyas sa panitikang Pilipino. Marami itong mga aral na hanggang sa kasalukuyan ay makakaapekto pa rin sa atin. Ang mga tauhan ng kwento sa kani-kanilang mga katangian at mga damdaming inihayag sa awit ay sadyang kapupulutan ng aral. Isa sa mga aral ng panitikang ito ang pagkakaroon ng malawak na pag-unawa sa kapwa dahil sa iba't iba ang ating mga sitwasyon. Tayo ay dapat magtulungan anuman ang ating pagkakakilanlan o pinagmulan. Higit sa lahat, ang gintong turo ng akdang ito ay ang pagiging mabuting anak at tao sa lahat ng panahon. Narito ang buod ng ilang mga saknong sa huling bahagi ng awit, suriing mabuti ang mga inihayag na damdamin o saloobin ng mga tauhan. Paghingi ng tulong ng Crotona at pagtatagpo ni na Florante at Laura. Dinagtagal nakarating sa Albania ang magkaibigan. Pagkakita sa ama na paluha si Florante nang muling manariwa ang sakit ng loob sa pagkamatay ng ina. Noon dumating ang sugo ni Haring Linceo, dala ang sulat ng hari ng Crotona na humihingi ng tulong dahil nilusob ang Crotona ni General Osmalik ng Persia. Pangalawa ito ng bantog na si Prinsipe Aladdin na hinahangaan ni Florante at ayon sa balita ay kilabot sa buong mundo. Sa narinig, napangiti ang Moro at nagsabing bihira magkatotoo ang mga balita at karaniwang may dagdag na. Nagtungo sa palasyo ng Albania ang magama. Doon masakit man sa loob, umayag din ang ama ni Florante nang ito'y hirangin ng hari na general ng hukbo. Nakilala ni Florante ang anak ng hari na si Laura, isang dalagang kaagaw ni Venus sa kagandahan. Isang kagandahang mahirap isiping makapagtataksil. Sa harap ng kagandahan ni Laura, lagi nagkakamali nang sasabihin si Florante sapagkat natatakot siyang baka di maging marapat sa dalaga. Tatlong araw ang piging ng hari para kay Florante. Sa loob ng panahong iyon, di man lang nakausap ni Florante ng sarilinan si Laura. Sa kabutihang palad, isang araw bago umalis si na Florante para makidigma, nakausap nito ang dalaga at pinagtapatan ng pag-ibig. Hindi sumagot ng oo ang dalaga, ngunit lumuha siya nang umalis si Florante patungong digmaan.
sa Corotona at pagtataksi ni Adolfo. Dahil sa luhang pabao ni Laura, natiis ni Florante ang kalungkutang bunga ng pagkawalay sa minamahal. Pagdating sa digmaan, naabutan ng hukbo ni Florante na halos mawasak na ng kaaway ang kuta ng Corotona. Ngunit magiting na nagtanggol si Florante at ang kanyang mga kawal hanggang sa hamunin ni Osmalik si Florante na silang dalawa ang magharap. 5 oras silang naglaban hanggang sa mapatay ni Florante si Osmalik. Ipinagbunyi ng taong bayan si Florante lalo nang malamang ito'y apo ng hari ng Corotona. Ngunit nahaluan ng lungkot ang kanilang kagalakan nang magkita ang maglolo. Muling nanariwa ang kirot ng pagkamatay ng ina ni Florante. Dito naisip ni Florante na walang lubos na ligaya sa mundo. Pagkaraan ng 5 buwan sa Corotona, nagpilit na bumalik sa Albania si Florante para makita si Laura. Ngunit nang malapit na at natatanaw na ang moog ng Albania, biglang kinutuban si Florante. Hindi nagkamali ang kutom ni Florante, nakawagayway sa Albania ang bandilang Moro. Pinatigal muna ni Florante ang kanyang hukbo sa paanan ng bundok mula roon na tanaw nilang tila pupugutan ng ulo ang isang babae. Dali-daling lumusob sina Florante at ginapi ang mga Moro. Naligtas ang babae na walang iba kundi si Laura, papupugutan ng ulo ang dalaga sapagkat tinanggihan nito ang pag-ibig ng Emir at ito'y sinampal pa noong binigkas ni Laura ang sintang Florante. Pinawala ni Florante ang hari, ang kanyang ama at ang iba pang bilanggong kinabibilangan ni Adolfo. Lalong naingit si Adolfo kay Florante, pagkalipas ng ilang buwan lumusob ang hukbo ng Turkiya sa pamumuno ni Miramolin. Ngunit tinalo ni Florante si Miramolin. Naging sunod-sunod ang tagumpay ni Florante hanggang sa umabot sa 17 ang mga haring nagsigalang sa kanya. Isang araw, nasa Etole si Florante at ang kanyang hukbo nang dumating ang sulat ng hari na nagpapauwi sa kanya. Iniwan niya ang hukbo kay Menandro. Ngunit pagdating sa Albania, nilusob siya ng 30,000 sandatahan at noon di ibinilanggo. Noon niya na lamang ipinapatay ni Adolfo si Haring Linceo at ang kanyang amang si Duke Briseo. Si Laura naman ay nakadakdang ikasal kay Adolfo. 18 araw na ipiniit si Florante. Pagkaraan, itinali siya sa gupat na kinatagpuan sa kanya ng gererong Moro. Dahil dito, ninais na niyang mawala ng sariling buhay. Pagtukoy sa damdamin ng tauhan, maaaring makilala ang tono o damdamin ng manunulat sa kanyang pananalita kung siya ba ay may positibo o negatibong pananaw o perspektiba sa paksa. Sa pamamagitan din ng tono ay natutukoy mo ang damdaming namamayani sa author sa paksa ng kanyang teksto. Makikilala ang mga ito sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga tiyak na salitang ginigamit ng manunulat. Ang damdamin ay tumutukoy sa saloobing nililikha ng mambabasa sa teksto. Ito ay maaring tuwa, lungkot, galit, puot, takot, paghanga, pag-ibig o humaling, pagnanais, pagkagulat, pagtataka, pag-asa, kawalang pag-asa, katapatan, pangamba, pagkainis, pagkayamot, at iba pang emosyon o damdamin. Ang radio broadcast ay isang uri ng pamamahayag sa paraang pasalita na naghahatid ng mga napapanahon at sariwang mga balita tungkol sa naganap, nagaganap at magaganap pa sa bansa at sa ibang bansa. Nagbibigay rin ng komentaryo ang mga broadcaster na nakatutulong sa pagpapalawak ng mga kaalaman ng mga tagapakinig. Bukod dito, nagsasagawa rin sila ng interview sa mga taong may kinalaman sa isyung pinag-uusapan para mapatunayan sa mga tagapakinig ang pagbibigay ng wastong impormasyon. Ang news director ng radyo ang nangangasiwa sa mga balitang isasahing papawid. Kung kailangang magsagawa ng interview bago ang pagsasahing papawid, nagkakaroon ng tape interview sa pamamagitan ng aktwal na interview ng isang reporter na binigyan ng takda.
May mga salitang ginagamit sa radio broadcast. Dito ang sumusunod. OBB, Opening of Billboard. Switch ng radyo para marinig sa ere sa pagsisimula ng pagbabalita sa radyo. Closing of the Billboard, pagsasara ng switch ng radio station. Anchorman, tagapagbalita o broadcaster sa radyo. Co-anchorman, katuwang na tagapagsalita o broadcaster. Field reporter, nangangalap ng balita sa iba't ibang lugar na nag-uulat kung ano ang nangyayari o mangyayari sa isinahimpapawid sa ere. Dead air, nagkakaroon ng gap o saglit na paghinto habang nagsasagawa ng pagbabalita sa ere o sa telebisyon na maaaring dahilan ng pagkawala ng signal. Mga hakbang sa pagbuo ng script ng isang radio broadcast. Una ay alamin ang iyong manonood o tagapakinig. Pangalawa, gumawa ng pananaliksik tungkol sa paksa. Pangatlo, gumawa ng balangkas. Pang-apat, sumulat ng burador. Panlima, basahin ng malakas at orasan. Pang-anim, ilarawan o i-visualize ang script. Pang-pito, balikan ng script. Pang-walo, revisahin ang script. Ang estilo, timing at katumpakan nito. Pagsulat ng script sa pagsasahin papawid ng mga balita sa radyo. Una, magbigay ng pambungad ng pagbubukas ng programa sa radyo na karaniwang naririnig ng mga tagapakinig. Mag-isip ng pangalan ng programa na gagamitin sa script. Pangalawa, pagkatapos ng pagbibigay ng balita, magpasok ng commercial na may 10 segundo lamang ang tagal nito sa ere. Pangatlo, magbigay ng pag-uulat sa lagay ng trapiko sa lansangan. Karaniwang isang field reporter ang magbibigay ng ulat nito. Papapasukin ito ng anchorman sa ere. Pang-apat, magbigay ng balitang showbiz na may 30 segundo lang ang haba nito sa ere. Pang-lima, magpasok ng patalastas pagkatapos ng balitang showbiz na may 10 segundo lang. Pang-anim, magbigay ng balita tungkol sa lagay ng panahon. Papasukin sa ere ang field reporter na may mag-uulat ng lagay ng panahon at kung ano ang kaganapang nangyayari sa labas ng studio. Pang-pito, mag-ulat ng balitang sport. Mga 35 segundo ang gawing pag-uulat. Pang-8, pagkatapos ng balitang sport, ito na ang pagtatapos ng pagbabalita. Dito magaganap ang pagsasara ng billboard. Ang balitang isinasahin papawid sa ere ay mas maikli kaysa sa pahayagan. Dahil mahalagang detalye lang ang ibinabalita at hindi na kailangan pa ang kaliit-liit ng mga detalye. Pangalawa, ang pag-uulat ng reporter ay dapat isa o isa at kalahating minuto lang ang haba. Pangatlo, iba ang lengguwahe na ginagamit sa pagbabalita sa ere kaya iwasan ang mga salitang bulgar at ibang estilo na ginagamit sa mga pahayagang tabloid. Pang-apat, kailangan direkta ang paghahatid ng mga balita at hindi dapat gamitan ng maliligoy at mabubulaklak na pananalita. Panlima, dapat banggitin ang mga taong pinagmulan ng balita at ang mga taong may kredibilidad para maging kapanipaniwala ang mga binibigay na impormasyon o kaya'y opinyon. Kung delikado at masela ng isyong tatalakayin, dapat bigyan ng pantay na karapatan ang magkabilang panig na kasangkot sa maselang isyu na pinakinggan ng kanilang istorya at iwasang kumanig sa iisa lamang. Pampito, magpasok ng commercial na maaring 10 segundo lamang ang haba. Pangwalo, manood sa telebisyon sa umaga kung paano naghahatid ng mga balita ang mga host ng programa sa radyo o komentarista at kung paano sila nagbibigay ng komentaryo. Sa kasalukuyan, napapanood na sa telebisyon ang paghahatid ng balita at pagbibigay ng komentaryo sa ere kaya maaari nang masundan ang proseso kung paano ginagawa ang radio broadcast. Pang-siyam, kailangan balanse ang paghahatid ng mga balita mula sa pandaigdigang balita tungo sa lokal na pagbabalita. Kaya importante na pinag-aaralan munang mabuti kung ano-ano ang mga inihahatid na mga balita nang sa gayon maiwasan ang pagkiling o bias sa paghahatid ng mga balita. Pang-sampu, mahalagang nasusunod ang itinakdang oras sa paghahatid ng mga balita at komentaryo.